Naglatag na ng tulong ang Department of Labor and Employment, DOLE, para sa kabuhayan ng mga naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Nasa 45 billion pesos ang inilaan ng Department of Labor and Employment para sa kanilang Cash for Work program. Ang mga benepisyaryo, ang mga manggagawa na nawalan ng trabaho nang dahil sa oil spill sa Bataan. Ito ang inihayag ng kalihim ng DOLE sa isinagawang pulong balitaan kaninang umaga. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga local government para makuha ang bilang ng mga apektadong manggagawa. As we speak, some 1,357 Tupad workers are helping doon po sa paglilinis at saka yung paggawa po ng pagkolekta ng hash at saka yung mga cut hair. Baka gusto nyo po, kayo po yung magpapagupit. Pwede po kayong mag-donate ng mga buhok na magugupit po sa inyo. Nang sa ganun, magamit po ito sa paggawa ng spill boom. Yun po ang ginagawa nila ngayon. Dagdag pa nila Guesma, nasa 20 million pesos naman ang ibinigay sa Region 4A dahil mayroon din anya rito na na-identify ng mga displaced workers nang dahil sa oil spill, kasama rin ang National Capital Region. Medyo minomonitor po ng interagency group yung pong paggalaw dahil po yung minsan yung alon po tinataboy yung spill sa ibang bahagi po ng Manila Bay. Tiniyak din ng kalihim na hindi lang mga magsasaka at mangisda ang pasok sa Cash for Work program, kundi maging ang mga nawalan ng trabaho nang dahil sa Bagyong Karina. Nagsisimula rin pong magbigay ng assistance ang ating mga regional offices. Hindi lamang po sila ang tinitignan o bibigyan ng pagkakalooban kasi yung pong programa ng DOLE na ang pangalan po ay Tupad para po sa mga displaced at saka disadvantaged worker. Batay sa tala ng DOLE, nasa 1,000 na ang nakasahod mula sa Tupad ng Tanza, Cavite. Pero target ng ahensya na benepisyuhan ang 7,000 hanggang 8,000 individual mula sa mga coastal areas ng Naik, Bacoor at Tanza at marami pang iba. Nagsasagawa na rin ng DOLE ng profiling sa mga vendors na posibleng apektado ng oil spill. Magbabahagi din po ang DOLE sa pamamagitan ng mga regional offices ng atin pong livelihood assistance doon sa mga maapektuhan. Matatandaan itong nakarang buwan, nagkaroon ng oil spill sa karagatan ng Bataan noong kasagsagan ng Bagyong Karina. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.